Dahil tokwa ang huling negosyo recipe natin, kaya ngayon naman ang lulutuin ko ay tokwa pa rin. Sa halagang 75 pesos na puhunan, 60 pirasong magagawa mo. Pwede mo itong ibenta ng 2 piso kada piraso, kaya 120 pesos ang kabuang kita dito. At tutubo ka ng 45 pesos, sa isang buwan kikita ka ng 1,350 pesos. Pero, kalahating kilong tokwa pa lang yan. Kung gusto mong mas maraming magawa nyo, nipisan nyo lang pagkakahiwa nito. Medyo kakapal pa naman kasi yan dahil may breadcrumbs pa tayong ilalagay. Nasa description box below ang mga costing natin sa recipe na to. Guys, depende sa location nyo kung magkano magiging gastos nyo. Nasa probinsya kasi ako, kaya murang bilihin sa palengke namin dito. Pero kung gusto mo talaga makamura, dito ka mamalengke sa amin. Sasamahan kita. Sa pamasahe pa lang, lugi ka pa. Yo, what's up mga kaloko? Ako nga palang inyong Lokong Kusinero, and welcome to my cooking channel. Ang recipe natin for today ay cheesy tofu stick. Pwede mong ibenta ng 10 piso ang kada order nito. Depende sa inyo guys kung ilan ang ilalagay nyo. Ako kasi 5 piraso ang nilagay ko para abot kaya ang presyo. Masarap to guys at hindi lugi ang customer mo dito. May cheese powder na, may ketchup at mayonnaise pa. Siya nga pala guys, pwede nyong gamitin mga pictures na to para sa negosyo nyo. Search nyo lang ang Facebook page ko na Lokong Kusinero at i-download ang mga pictures na to. Pinotoshoot ko talaga yan para sa inyo. Ready na ba kayong magnegosyo kahit nasa bahay lang kayo? Kung ready na kayo, tara! Intro muna tayo! Kung bago ka sa channel ko, please click the subscribe button and the notification bell icon para ma-update kayo sa susunod natin mga video. Sarap tamis. Oh yes! Gagamit tayo ng kalahating kilong tokwa para sa module ng anak mo na ikaw ang gumagawa. 80 grams of breadcrumbs. 3 kutsarang harina para sa mga mister na manok lagi ang inuuna. 2 kutsarang breading mix o crispy fry para sa mga mag-asawa na laging nag-aaway. 1 kutsarang mayonnaise para sa mga laging nakangiti dahil naka-brace. 3 kutsarang cheese powder para magka-love life ka ngayong December. 1 kutsarang banana ketchup para sa mga single na walang yumayakap. Gagamit din tayo ng mantika sa pagpirito. Oras na siguro para pumasok ka na sa kumbento. Ang complete list at presyo ng ingredients ay nasa dulo ng video. So ngayon guys, hiwain na natin ang tokwa. Makakagawa ko dito ng 15 piraso. Depende sa inyo kung gaano kanipis ang gusto nyo. Dahan-dahan lang kayo sa paghiwa para hindi masira. Kasi malambot pa to tulad ng puso mo. Next, hiwain natin to sa 4 na piraso. Pero kung gusto nyong gawing 5 piraso, itry nyo. Pero ingat lang kasi baka mabali na to. Heto na ang ating mga nahiwang tokwa. 60 pieces ang nagawa natin dito. Ang dami no? Next, magpainit na tayo ng mantika para makapagpirito na tayo. Guys, dahan-dahan lang sa paglalagay ng tokwa kasi malambot at mabilis mabali ito. Pero titigas din yan after mapirito. Parang ang sagwa. So, kapag golden brown na, pwede na natin ilagay sa strainer para matanggal ang excess oil. Ulitin lang natin ang ganitong procedure. Ang importante guys ay mag-golden brown ito para maging crispy at hindi mo masyadong malasahan ang tokwa kapag kinain mo. Heto na yung napirito natin. Next, paghaluin natin ang harina at breading mix. Hindi na tayo maglalagay ng asin at paminta dito guys, kasi malasa na itong breading mix na nilagay natin. Then, maglagay tayo ng kalahating tasang tubig, pero unti-unti lang paglalagay para hindi maging masyadong malabnaw ang batter natin. Ganito dapat kalapot ang mixture nyo. Next, ilubog na natin ang tokwa sa ating butter.
Guys, hindi na ako gagamit ng itlog dito kasi nagtitipid tayo. Harina at tubig lang, kakapit na to. Then, balutan natin to ng breadcrumbs. Make sure na mabalutan nyo to ng todo dahil ito ang magpapalutong sa tofu stick natin. Kapag may sumobra sa ginawa nyo, pwede nyo itong i-ref. Basta nabalutan nyo ng breadcrumbs. So, heto na guys. Pwede na natin itong ipirito. Ipirito natin ang tokwa into medium heat hanggang sa mag-golden brown ang kulay nito. Habang nagpipirito tayo, paklik naman ang subscribe button at bell icon para ma-update kayo sa mga susunod kong recipe na pangnegosyo. Baligtarin lang natin to para maluto naman ang kabilang side. So, okay na to guys. Ilagay muna natin sa strainer para matanggal ang excess oil. Ulitin lang natin ang ganitong procedure sa mga natitirang tokwa natin. Guys, heto na ang ating mga napirito. Lagyan na natin ito ng 3 kutsarang cheese powder. Huwag niyong masyadong dadamihan para hindi maging maalat ito. Meron pa naman tayong ketchup at mayonnaise na ilalagay dito. Next, haluin lang natin ito mabuti para ma-distribute ng maayos ang cheese powder. Tapos, lalagyan ko lang ito ng banana ketchup at mayonnaise. Depende sa inyo kung anong design ang gusto nyo. Isa lang masisigurado ko, masarap to at matatakam talaga ang customer nyo. Mabenta din to sa mga bata at sa mga isip bata. Heto na ang ating cheesy tofu stick. Pwede mo itong ibenta ng 2 piso kada piraso. Try nyo na din ang recipe na to. Mura na at masarap pa. Magandang ipartner to sa buffalo tofu na ginawa natin. Halos pareho lang naman ang procedure, kaya hindi kayo mahihirapan. Tapos, parehong tokwa din ang ingredients na gagamitin. Kung nagustuhan mong recipe na to, palike naman itong video ko at pasubscribe na din sa channel ko para ma-update kayo sa susunod na recipe na pangnegosyo. Mag-comment na din po kayo sa baba para ma-shoutout ko kayo. Pero bago ko tapusin to, shoutout muna tayo. Shoutout po kay Chris Gomez, Ma'am Flory Loxin, Ma'am Crisel Cruz, Sir Oliver Carlos Valenzuela, Vidal J.R. Condeno, Ma'am Green Shells from Taiwan, Ma'am Josephine Trafanco, Ma'am Dina San Miguel, Sir Roldan Banyes, Ma'am Rodora Derit, at kay B. Yusef. Maraming salamat po sa inyong panonood. Ingat po kayong lahat and God bless. Mga kaloko, heto ng complete list at presyo ng ingredients ng ating cheesy tofu stick. Bye-bye! Bye-bye!